or cartilage na nasa dulo ng mga buto natin. Para ma-visualize niyo po, no? Kung kumakain po tayo ng manok, yung drumstick, di ba po sa dulo ng buto merong malambot na area, example po yun ng cartilage. Ay, yung pala yun. Yes, opo. And ang cartilage, yun ang responsible, no? Sa smooth na paggalaw ng mga joints natin. Okay. Ngayon, pag sinabi po nating osteoarthritis, ito ay ang pagkasira ng cartilage sa mga joints. Sa hip osteoarthritis, more specifically, ang pagkasira o pagkapudpod ng cartilago ng ating balakang. Okay, no? Oo. Opo. Eh, so medyo, opo, sige, go po. Yung parang ano, pag sinabi natin sa balakang talaga, Doc, di ba? Mahirap gumalaw, di ba? Yes, opo. Pero, ang karaniwan natin naririnig, halos mga kababaihan ba ang mas marami na nagkakaroon po nitong hip arthritis o po pwede rin sa mga lalaki? O kaya, meron bang edad no, na pinipili rin itong hip arthritis? Yes po, ang nabanggit niyo, mga risk factor, no? So, kahit sino naman po, no? Pwede magkaroon ng hip osteoarthritis, pero tulad ng nasabi niyo, no, meron mga ibang bagay na nagpipredispose o kumbaga mas madalas nakikita, no? So basic, so tama po 'yung sinabi niyo, nakikita namin, no, and base sa mga pag-aaral, no, nakita 'to madalas sa mga kababaihan more than sa mga kalalakihan, pero both po pwede magkaroon. So basically, isipin natin, ano ba ang nagko-contribute sa pagkasira o pagkapudpod ng cartilage? Ano ba nagdudulot ng wear and tear sa joints? So una po, syempre, tulad na nabanggit 'yung edad, kasi araw-araw po ng buhay natin, tumatayo tayo, naglalakad. So usually po mga senior citizen, no, nagkakaroon ng hip osteoarthritis kasi habang tumatagal, nadadagdagan ang pagkapudpod sa joints natin over time. Pangalawa, sa mga taong medyo mataas ang timbang, mga obese, no, kasi po ang hip joint natin, no, ang balakang, isa yan sa mga weight-bearing joint ng katawan. Ang function nito sa katawan natin, siya ang sumasalo ng bigat natin, no. So habang nakatayo tayo at habang naglalakad, no, kapag mabigat po ang timbang, syempre mas napupudpod ang cartilage sa joint. And then lastly, no, of course, just like any joint in our body, no, previous injury or overuse, no, can cause osteoarthritis po. Ayun pala yun. Pero pag sinabi nating hip osteoarthritis, meron ho ba yan mga stages? Kumbaga, meron bang sasabi natin na nagsisimula, medyo lumalala, at saka pinakamalala, ano ba yung pwedeng mangyari? Ah, yes, opo. So tulad nga nung napag-uusapan natin ngayong umaga, no, ang degenerative or wear and tear, no, which is osteoarthritis sa cartilage natin, syempre nangyayari yan over time. And so mayroong mga stages yan, no. So, syempre po magsimula tayo sa stage 1, no, minor pa lang na wear and tear. Kadalasan wala pang sintomas yan, no, pananakit. Kung meron man, konting sakit lang. And then susunod po, meron tayong stage 2, no, nagsisimula ng masira o mag-breakdown talaga yung cartilage na yun nasa dulo po ng buto. At nagsisimula na tayo makakita ng mga pagbabago sa joint, no, tulad ng mga bone spur sa x-ray, no. Ang mga bone spur kasi yan ang pagtubo ng mga maliliit na bagong buto, no, sa surface, especially or around the joint, no. It's a normal reaction, no.